natin. Okay, naintindihan niyo ba yung Exodus 6? Okay, bago tayo naging Exodus 6, meron tayo Exodus 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, bago pa yon meron tayong Genesis. Okay, sa Genesis, nandun yung unang tao. Okay, nagkasala ang tao. Okay, may tinira ang Diyos, 8, sa bangka. Sila'y dumami. At nawala uli sila sa Panginoon. Pero may tinawag ang Panginoon, ang pangalan niya Abraham, at na ulit-ulit yung pangako ng Panginoon sa kay Abraham sa kanyang mga lahi hanggang sila ay dumami ng dumami, pero nagkaroon ng tagutom, sila ay napunta sa Egypto. Yun yung pinaka background nung kwento natin. Bakit sila naman? Israel sila, ba't sila napunta ng Egypt? Okay? May dahilan. Okay? Nagkaroon ng malaking tagutom at isa sa mga anak ng lahi ni Abraham ay si Joseph. Okay? Ang tatay niya ay si Jacob. Okay? At si Joseph ay ginamit mightily ng Panginoon para sila ay madala sa Egypt, kasi sa Egypt nakapaghanda sila dahil hinanda ng Panginoon yung pagkain para sa kanila doon. Kasi kung walang pagkain, anong mangyayari? Dito ba sa halahala, pag wala kang trabaho, magugutom ka? Magugutom ka ba dito? Hindi, may dawa, may bundok, di ba? Magtatanim ka lang. Ay, salamat sa Panginoon, yung lugar na to, pinagpala ng Panginoon sa mga crops at saka sa mga pagkain. Pagkain isda, pagkain puno. Okay? Ganda, di ba? Ganda ng lugar na to. Napaka-green. Pag tumupunta kami dito, nawawala yung stress mo eh. Kasi yung Manila, pag nakita mo, puro building doon. Pero ang pagkain doon, mahal. Bibili ka sa 7-Eleven, gano'n. Sa meat. Uncle John's na pala. Meron doon mga maliliit na tindahan, pero mahal pa rin yung pagkain. Yung malalaking tindahan, mga pure gold, SM, mga mahal din. Okay? Pero dito, pwede mong makuha yung mangga. Yung mangga doon, hindi mo makuha libre sa Manila. Bibila nila kung meron kang sariling puno. Dito, tingin ka lang, pag merong mangga, pwede kang magpaalam at pwede mong sumitin. Doon, wala. Okay? Nagkaroon ng tagutom, sila'y napunta doon. Dumami sila ng napakarami, pero isang araw, okay, yung mga hari na nakakilala kay Joseph ay namatay na, at nagkaroon ng hari na hindi kilala ang Panginoon. Okay? At hindi rin kilala si Joseph. Kaya ang ginawa sa kanila, sila ay ginawang alipin. Okay? Naging alipin na ba kayo? Gusto niyo ba maging alipin? Anong ginagawa ng alipin? Anong ginagawa ng alipin? Inuutos-utusan. Jerson, gawin mo nga ito. Wala na, walang pake yun. Ay, Jerson, pake naman ito. Help mo naman ako. Hindi ganun. Pag inutusan ka nun, master nun, gagawin mo. Pag hindi mo gagawin, papatayin ka niya. Or paparurusahan ka niya. Ganun ang pagiging alipin. Hindi ka pwedeng mag-say no. Okay? Ikaw ay utusan. Alipin. Kung anong gustong ipagawa sa'yo, papagawa nila sa'yo. At wala kang karapatan. Okay? Wala kang karapatan magreklamo. Ngayon, yung mga anak ni Israel ay nagreklamo. At nagreklamo sila sa Diyos. At ang Diyos ay narinig ang kanilang pagreklamo. Okay? At pinadala si Moses. Si Moses, may kwento siya. Nung baby siya, lahat ng mga baby pinapapatay. Ang ginawa sa kanya, lahat daw ng baby, iahagis. Pag babying lalaki, iahagis sa ilog ng Nile. Ganun ang utos. Ngayon, mabuti yung kalooban ng magulang ni Moses. Ang ginawa sa kanya, inalagaan siya. Pero on a certain month, siya ay lumaki na at siya ay pinaagos na lang sa tubig. Pero nilagyan siya ng magandang basket at hinanda yung kanyang pagpapaagos at nakita siya ng anak ng hari na babae. Okay? At siya ay inampon. Pero siya ay lumaki. Okay, alam niya siya ay isang Israelite.
nung nakita niya na minamaltrato yung kanyang kapatid na Israelites, pinatay niya ngayon yung isang Ehipto, at yun ay nalaman ng hari, at siya ay gustong ipapatay. Ang ginawa niya, siya ay umalis. Tumakas siya. Okay? Nung tumakas siya, tumanda na siya hanggang 80 years old, tinawag siya ng Panginoon na ikaw ang gagamitin ko na isang tao na mag-aalis sa iyong, sa mga Israelites sa Egypto. Hirap nun, di ba? Ang task na yun. Madali ba yung task na yun? Okay, kunyari kayo ay mga alipin, paano mo ililigtas ang isang alipin? Di ba na lang kung bibilhin mo siya? Ang alipin ay mahal. Kasi buhay yun ng tao. Pero in that case, ang Panginoon, siya ay may-ari ng lahat. Ang gusto ng Panginoon, alisin sila sa bondage sa Egypt at sila ilagay sa isang lugar kung saan pinaka-suitable at pinaka-maganda sa kanilang tawag doon ay anong tawag doon? Land of the Promise or the Promised Land. Ang lupang pinangako. May pinangako ang kanilang lupa. Sino dito may lupa? Sino may lupa dito? Maganda ba may lupa? Siyempre, di ba? Marami ka, pwede ka, marami kang magagawa pag may lupa ka. Di ba? Kesa nangungupahan ka, mahirap yung nangungupahan. Di ba? Tapos yung lupa mo, maganda pa, malaki. Suitable magtanim, suitable para sa'yo. Okay? Meron pa man lupa, ang liit lang. May ganito lang kaliit yung lupa, okay lang ba yun? Doon ka na lalaki, doon ka na rin ililibing. Gusto mo ba yun? Hindi. Siyempre, gusto mo malaking lupa. Yung makakagalaw ka, magkakaroon ka ng kabuhayan. Mabubuhay ka ng maayos. Makakakain ka ng maayos. At mapapalaki mo yung mga anak mo ng maayos. Hindi ba nang ganun? Yun ang pinangako ng Panginoon sa kanila. Aalisin sila sa bondage, ilalagay sila sa isang lugar kung saan sila ay mamumuhay ng with milk and honey. Sabihin, something milk. Pag meron kang gatas, anong meron ka? Kalabaw. Baka. Kalabaw. Managana ng milk. Gambing. Di ba? Go. Ibig sabihin, marami kang livestock, marami kang hayop na inaalagaan. Okay? Yeah. Kuha ko na yung background. Okay na ba sa inyo yung background? Punta na tayo dito sa kwento. Ito na yun. Pinadala ngayon si Moses. Siya ay, sabi niya, hindi siya magaling magsalita. At binigay sa kanya ang kanyang kapatid na si Aaron. Mas matanda sa kanya, kuya niya yun. Three years older than him. Okay? Tatlong taong mas matanda sa kanya. Okay? 80 years old sila. Mamaya na sinabi dyan, di ba? 80 years old sila. Sinabi ba? Nabasa niyo ba? 80 years old sila nung tinawag sila ng Panginoon. So, chapter ano yata yun? Chapter 7. Si Moses, 80 years old. Yung kapatid niya si Aaron, 83 years old. Matanda na ba yun? Si Daddy, ilang taon na si Daddy? 70. O, 83 plus 13 years. Plus 10 years sa edad ni Daddy. Ganon tinawag si Moses. Okay? Wala sa edad yung pagtawag sa ng Panginoon sa iyo. Mas maganda, bata ka pa lang, hinahanda ka na ng Panginoon para sa gawain niya. Okay, alam niyo ba yun? Ba't kayo nandito? Anong ginagawa niyo dito? Kasi hinahanda tayo ng Panginoon para sa gawain niya. Okay, gusto niyo ba yun? Gagamitin kayo ng Panginoon tulad ni Moses. Okay, basahin niyo natin kung paano yung step na yun. Ano? Okay, chapter 6, 1-32. Then the Lord said unto Moses, okay, sila ay si pinaalam ni Moses kay Pero yung layunin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, umalis sila sa Egypt. Si Pero nagalit. Ah, sino yan? Sinong Diyos yan? Kilala ko ba yung Diyos mo? Eh, ganyan ang ano ni Pero. Mayabang. Mayabang sa Panginoon. Okay? Ngayon, ang ginawa ni Pero, binagdagan sila ng parusa. No? Gumagawa sila ng bricks. Yung bricks na yun, ang ginawa niya, imbis na bigyan sila ng straw, hindi na sila binigyan ng straw. Yung straw, yung nagbabind sa bricks. Okay?
Nakagawa na ba kayo ng semento? Bakit nilalagyan ng ano? Ng pag nagbubuhos ka, bakit nilalagyan siya ng graba? Para mas matibay, ganun din yung ginagawa ng straw dun sa bricks. Nilalagyan mo siya ng straw para mas tumibay. Okay? Ngayon ang ginawa ni Pero, imbis na meron silang straw, papagawin sila ng bricks na walang straw sila. Ngayon, ang gusto ni Pero, kung ilan yung ginagawa nilang bricks, at gaano kaganda yung bricks na yun, at gaano katibay yung bricks na yun, ganun pa rin yung papagawa sa kanila. Ang hirap na, wala kang paano mo yung gagawin mo. Ganun ngayon ang ginawa. Binigyan sila ng mas mabigat na burden na paggawa. Then, ito na, kinausap na ng Panginoon. Panginoon, ano ba ito? Ano niya po? Alam mo mapapabuti yung mga Israelita, lalo pa silang napasama. Okay, sabi ng Panginoon kay Moses, "Then the Lord said unto Moses, Now shall thou see what I will do to Pharaoh. For with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his land." Okay, sabi ng Panginoon, Moses, "Now shall thou see what I will do." Okay? Yung pamagat nito, okay, the Lord is the our God. Yun ang pamagat niyan, okay? Quotation, I will. Yung ilang beses, bilangin yung ilang beses sinabi ng Panginoon yung word na I will. Alam niyo ba yung Tagalog ng I will? Ano yung I will? Gagawin ko. Ang Diyos ang nagsabi, pag ang Diyos ang nagsabi na, gagawin ko, maniniwala ka ba o hindi? Tingnan natin kung anong sasabihin ng Panginoon na gagawin niya. I will. Okay, may kantang I will. Pero, ito mas maganda, I will. Okay. Sabi dyan, I will do to Pharaoh. See what I will do to Pharaoh. Okay, yung mayayabang, ano ang gagawin ng Panginoon? Okay? Makilala na ba kayo ng taong mayabang? Nakakita na kayo ng taong mayabang? Pagpasok pa lang nun sa room, ramdam mo na yun. Di ba? Ibang ano niyan, asta niyan. Pagpasok mo. Sino matapang dito? Mga taong mayabang na kagawin. Hindi nyo ba alam ako pinaka-pogi dito? Ako pinaka-maganda? Okay? Either be, hindi nila yung sinasabi, pero pinapakita nila yan sa kanilang tindig at tayo. Yeah? Eh, alam mo na kaagad yan pag naglakad. Kita ka, nakaantataas ng mata kong magtatakong parang bibi nun pag nagsalda lahat. Kaya kita lang kayong bibi. Kaya maglakad. Tatakong ka. Mga babae, nasabihan mo na kaganda yan. Hindi nyo kailangan magtakong para maging maganda. Okay? Sabi dyan, I will do the Pharaoh. Tingnan mo kung anong gagawin ko kay Pharaoh. Yan ang sabi ng Panginoon. For with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his hand. Sino may strong hand ngayon? Ang Panginoon. Alam niyo ba yung malakas na kamay? Nakakita na kayong malakas na kamay? Yung nag-reflex? Nakakita na kaya yung ganun-ganun. Nag-reflex. Malakas. Ganun-ganun. And God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord. Sabi ng Panginoon, sino daw siya? Lord. Siya ang Panginoon. Okay? Wala nang tataas dun. Itataas pa ba dun? Ako ang pinakamagaling, ha? Mas magaling ako. Eh, ako ang Diyos. Kino pang gagaling niyo? Kanino ka pa magyayabang? Okay? Okay. And I appeared unto Abraham,
unto Isaac and unto Jacob by the name of God Almighty. But by my name Jehovah was I not known to them. Hindi nila nakilala yung tunay kong pangalan. Sabi ng pangalan nila doon, Jehovah. Ano dong meaning nun? God Almighty. Okay, may lalaban pa ba doon? Sa hierarchy? Presidente. Ano pang mataas sa presidente? Sa Pilipinas, may mataas ba sa presidente? Meron pa mataas sa presidente? Sino? Sino? Panginoon na. Wala na, di ba? May mga bansa, mas matataas sila. Kunyari, United States. Presidente ng United States. Mas mataas yun, no? By position. Kasi mas malaking bansa yun. Di ba? Pero, sino pa tataas doon? Sabi doon, ang pinakamataas, God Almighty. Ay! Kuya James, yun ang Jehovah. Parang mali. Di ba hindi kayo Jehovah? Kailangan mo yung Jehovah. False witness yun mga naglalala ka dyan. Hindi yung mga tunay na naniniwala kay Jehovah. Okay? Ang Diyos nila, may maliit na Diyos. Si Jesus, maliit. No? Si Jehovah, malaki. Anong ganun sa Bible? Lahat sila ay Trinity, pantay-pantay sila. Pare-pareho silang Diyos. Banal na Spirit of Diyos. Ang Diyos Anak, Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos. Meron sila iba-ibang tungkulin. At sila ay nagkakansa. Okay? Triune God. Okay? Yung Jehovah dyan na kinukuha nila yung pangalan ng Diyos at sinasabi nila sila yung tunay na reliyon, hindi yung tunay na reliyon kasi mali ang kanilang pagkakilala kay Kristo. Okay? Tanungin mo sila, paano po kayo maliligtas? Hindi na, paano ba ako maliligtas? Tanungin mo, paano sila maliligtas? Ganun lang ang simpleng tanong mo sa kanila pag in-approach ka, paano po kayo maliligtas? Kay ngayon, makakompira mo yun, paano ba ako naligtas? At paano sila maliligtas? Magpakatapat ka sa kanilang reliyon, okay? Huwag kang gagawa ng masama, as much as possible. At ikaw sa kanila, baka maligtas ka. Anihin mo yung lupa sa kanila, okay? Dati, kung nasa ng Diyos, nandun tayo. Kung ang Diyos ay nasa langit, nandun tayo. Pag bumaba siya sa lupa at binigyan niya ng bagong langit at lupa, nandun tayo. Maghahari niya. Kasama natin ang Panginoon. Okay? And I have also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, wherein they were strangers. Okay? Ang Panginoon daw, ibibigay sa atin kung saan tayo ay estranghero. Lugar kung saan tayo ay estranghero. Okay? Itong lugar na to, strangers tayo dito. Pero someday, ibibigay sa atin ang Panginoon ng lugar na to. Hindi yung particular na to, baka hindi natin alam. Baka mas maganda pa dito. Pero ako, sapat na ba sa inyo ang halala? Sapat na sa akin ang halala. Sapat sa akin ang Muntalban, ang San Mateo. Kung yan ang kalooban ng Panginoon, ibibigay sa atin ang Panginoon. Kung kayo ay magtatapat at kayo ay magiging karapat-dapat. Okay? And I have also heard the groaning of the children of Israel whom the Egyptian kept in bondage, and I have remembered my covenant. Sino daw siyang Diyos? Anong klaseng Diyos siya? Nakikinig. Sabi niyan, heard the groaning. Naririnig niya yung inyong mga hinaing. Alam niya kung ikaw ay nasasaktan. Alam niya kung ikaw ay nahihirapan. Yun yung tunay na Diyos. Hindi yung Diyos na walang pakialam. Di ba? Okay. Yung mga ribulto, Diyos na may pakialam ba yun? Sasalita ba yun? Hindi mo lang gagawin yun eh. Yung Diyos na tunay ng Biblia, alam niya, nakakarinig siya. At nararamdaman niya kung anong nararamdaman niya. Okay. Yan, oh. Heard thy groaning whom the Egyptian kept in bondage. Alam niya kung anong ginagawa ng mga Egyptian sa mga Israelita.
and I have remembered my covenant. At meron siyang, alam niyo yung covenant? Usapan. Mahalagang usapan, kasunduan. Okay? Wherefore, say unto the children of Israel, I am the Lord. Ako ang Diyos. Okay? Ang Panginoon. I will bring you out from under the burdens of Egypt, of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm and with great judgment. Anong klaseng Diyos siya? Meron siyang hustisya. Okay? Hindi. Pag makulit ka, makulit ka, okay ka lang. Makulit ka. Hindi. Pag makulit ka sa Panginoon, alam ng Panginoon gagawin sa'yo. Okay. Sabi dyan, I will rid you out of their bondage. I will redeem you. Ikaw ay ililigtas ng Panginoon with an outstretched arm. Alam niyo outstretched arm? Yung todo. Okay. Alam niyo outstretched niya nun. Ganun niyo outstretched. Di ba? Pagka nagbabat, kanang sinag... Lalaro sa yung baseball. Naglaro na kayo baseball. Pag magbibaseball, bat ka ba ganyan? Hindi. Outstretch yun. Totodo mo yun. Pag hinampas, pang! Lipad yung bola. Ganun ang gagawin ng Panginoon sa kalaban niya. Pag kahampasin niya, hindi yung... Hindi ganun. Outstretch. Todo. Okay? Gusto nyo ba ng todong palo? Nakita na kayo ng todong palo? Sakit nun, di ba? 100%. Ang sakit nun. Eh, lalo na ang Panginoon. Pag nagalit ang Panginoon, sa mga taong galit sa Kanya, ayaw sa Kanya, pero sa mga taong gusto sa Kanya, ang daw gagawin ng Panginoon? Ililigtas sila. I-re-redeem sila. I will take you to me for a people. Gagawin ng Panginoon, ikaw ay kukupin. Yun ang sabi ng Panginoon, I will take you to me for a people and I will be to you a God. Okay? Mabuti ba ang Panginoon? Gusto mo bang maging Diyos ang Panginoon? Namatay nga siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka, para makasama ka niya. Ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi natin kaya iligtas na sarili natin. Kahit anong gawin natin, nagkakasala tayo. Pero minahal tayo ng Panginoon. Yun ang sinabi ng Romans 5:8. For God commended His love towards us while we are yet sinners, Christ died for us. Nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ganun kalalim yun. Okay? And then I will bring you in unto the land concerning that which I did swear to give to Abraham, give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it you for an heritage. I am the Lord. Ano yung heritage? Pamana. Ganon, ang Panginoon pagka sinabi sa iyo, papamanaan ka niya, papamanaan ka niya. Okay? No, wala akong mapamana sa mga anak, hindi ko alam. Siguro pananampalataya. Okay? Kung ano rin yung nakuha ko sa aking magulang. Okay? Anak, kayo, pagka nagkaroon kayo ng anak, ipamana nyo rin yung pananampalataya. Okay? And Moses spake so unto the children of Israel. Ito na, ilang I will yun? Na-count nyo ba? Ilan? Hindi na yung mamaya, bilangin natin ulit. Na-lost count din ako. Pero ang daming I will. Ang daming gagawin ng Panginoon. And Moses spake so unto the children of Israel, but they hearken not unto Moses for anguish of spirit and for cruel bondage. Normal, typical na tao,
Okay? Pinangakuha ng mabuting pangako. At yung nangangako ay mabuti. Pero na normally, hindi tayo naniniwala. Di ba? Minsan tayo, ay pag dumating na dyan, yan na yan. Okay? Pero may mga tao tayong pinaniniwalaan, di ba? Tama ba? Meron ba tayong pinaniniwalaan na tao? Siguro, yung mga boss natin, no? Yung may kakayahan. Na magbibigay ang bonus! Ha? Tiniwala ko dun. Pero ibang tao dun, mga ibang empleyado, ay, pag dumating na lang, saka akong maniniwala. Pagka nandyan na. Sometimes, ganun tayo, di ba? Ngayon, yung mga Israelites, ganun. Minsan, pinangakuan na sila, hindi pa sila nang hawak sa pangako. Eh, ang nangako, napakatapat. Di ba? Sa pag-aasawa, dapat ba maging tapat ka sa pangako? Mamahalin kita sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at kahinaan, and sickness and in health and forever. Di ba? Pinapangako yun eh. Yung pag hindi mo tinupad yun, bahala ka. Tama? Pero yung nangako sa Bible ay tapat ng nangako, ang Diyos. And the Lord spake unto Moses, saying, go in, speak unto Pharaoh, king of Egypt, that he let the children of Israel go out of this land. Okay? O sige, kausapin mo naman si Pharaoh. Kinausap na namin yan, Panginoon eh. Siguro ni Moses. And Moses spake before the Lord, saying, behold, the children of Israel have not hearkened unto me. How then shall Pharaoh hear me, who am of uncircumcised lips? Eh, yung children of Israel na hindi naniniwala sa akin eh. Ay, yung pasipa, Pharaoh. Eh, yung walang ano yun eh. Walang pakundangan ng labi nun eh. Uncircumcised. Hindi tuloy na labi. Ibig sabihin, anong hindi? Ibig sabihin, hindi tuloy. Walang pakundangan. Pag nagsalita yun, magsasalita yun. Mayabang yun. Okay? And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, and gave them a charge unto the children of Israel and unto Pharaoh, king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt. Kinukumbinse ng Panginoon si Moses at saka si Aaron. These be the heads of their father's houses. Listen. Okay? Makinig. Okay? Children, land of, okay, this be the heads. Okay? Okay, pinakita naman dito yung support. Okay? Ang Panginoon na nagsabi, ang Panginoon na makapangyarihan, ang Panginoon ang gagawa ng lahat. Tama? Ngayon, binigyan naman si Moses at saka si Aaron ng support. Okay? May pinagawa sa iyo ang Panginoon, kailangan mo na suporta, tama? Hindi ka lang mag-isa. Okay? Sabi dyan, these be the heads of their father's houses, the son of Reuben, the firstborn of Israel, Hanok, Palu, Hezron, and Carmi. These be the families of Reuben, the sons of Simeon, Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Sohar, and Saul, the son of the Canaanitish woman. These are the families of Simeon. Okay, meron tayong Reuben, may Simeon. And these are the names of the sons of Levi. Una. According to their generation, si Moses at si Aaron ay under sa lahi ni Levi. Okay? Okay, ito din generation nila, Gershon and Kohath and Merari. And the years of the life of Levi were 137 years. Okay? The sons of Gershon, Libni and Shimi, according to their families. And the sons of Kohath, Amram. Okay? Sino yan si Amram? Mamaya makikita natin kung sino si Amram. And Ishar, and Hezron, and Uziel. And the years of the life of Kohath were 133 years. Sarap mabuhay nun, ano? Ilan taong ka na?
100 years. Okay? Maabot ka pa 30 years pa plus. Okay? And the sons of Merari, Mahali, and Mushi, these are the families of the Levites according to their generation. Ito mga generation na to kasi ito yung support nila. Okay? And Amram took him Jochebed and his father's sister to wife. And she bare him Aaron and Moses. Ang tatay pala ni Aaron at saka si Moses, si Amram. Okay? Kilala niya kung sino ang pangalan tatay nila? Amram. Okay. Ang nanay nila? Si Jochebed. Okay? Ganda ng pangalan ng Jochebed na. Kung nagkaroon ako niya, anak na babae, papangalan ka Jochebed. Okay? Boom! Meron ka. Okay? And the sons of Ishar, Korah, and Nepek, and Shikri. Ang pangalan nila, no? And the sons of Uziel, Mishael, and Elzaphan, and Shikri. And Aaron took him Elishaba, daughter of Aminadab, sister of Anashan, to wife. And she bare him Nadab and Abihu, Eleazar and Itamar, and the sons of Korah, Asher and Elkanah and Abiasa. These are the families of the Korahites. And Eleazar, Aaron's son, took him one of the daughters of Pituel to wife, and she bare him Phinehas. Kilala niyo si Phinehas? Ito naman si Phinehas. Nag-spear naman siya ng mga makasalanan. Okay? These are the heads of the fathers of the Levites according to their families. Okay, ito yung naging support nila. Ito yung background support ni Aaron at saka ni Moses. Okay, kailangan ba natin ng family support? Yes. Siyempre! Okay, maglilingkod ka sa Panginoon, wala kang pamilyang support, ha? Mahirap, pero pwede pa rin. Okay? Pero mahirap. Okay? Either bigyan ka ng Panginoon ng other support, kaibigan. Okay? Mahirap mag-isa. Pag pupunta ka sa gera, mag-isa ka lang. Imagine nyo. Mag-iisa ka lang. Okay? Eh, pag marami kayong, every angle pwede nyong makita. Okay? Alam nyo yung mga ano, lumalaban sa mga, yung mga seals. Pagka pumorma yun, lahat ng angulo, kita nila. No, may taong nakaganito dito, dito, may nakaganito dito, dito, may nakaganito dito. Ito ka nagsesenyasan yun. Anong gagawin nila? Yung kita nila lahat kung nasaan yung kalaban. Yung maganda, may support. Pag wala kang support, batay ka. Sabi sa Bible, 3 cords daw ay mas malakas sa 1 cord. Pag pinagsama-sama mo yung 3 cords, ibig sabihin yung tali, 3 tali, pinag-ikot mong ganun, mas matibay daw yun. Okay? At magagawa niya yung inyong layunin na mas madali. Okay? These are, 26. These are that Aaron and Moses, to whom the Lord said, bring out the children of Israel from the land of Egypt according to their armies. Okay, kanina tao lang, people. Ngayon, ano na daw? Ano na daw sila? Armies. Okay? Napopromote. Okay? Ikaw dati, tumanggap pa lang sa Panginoon. Eh, but ngayon, ang tawag na sa akin ay sundalo ng Diyos. Napopromote ka. Okay? Hindi ka lang tao ng Diyos, ikaw pa ay sundalo ng Diyos. Pag sundalo ka ng Diyos, ano ka? Dapat ma? Tapang ka! Hindi pwedeng, ayun lang ka, yan na yung mga kalaban! O ikaw yung unang tatakbo. Hindi ganun. Yan na yung mga kalaban! Lalaban na. Handa ka. Paano ka magiging handa na sundalo ng Diyos? Aralin mo yung salita ng Diyos. Sumama ka sa ganitong mga gawain para ikaw ay mga sundalo mo. Alam niyo ba may kanta ng sundalo ng Diyos? I will
I will never march in the enemy, shoot the artillery, ride the cavalry. I will never fly in the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. Tagalog, bata man upang tanggapin kawal o mga bayo man, bida sa barilan at sa eroplano ay sumakay, ako'y kawal din ng Diyos. Ikaw ay army ng Panginoon. Bata ka pa lang. Okay? Kanta, maganda ng kanta, di ba? These are they which speak to Pharaoh, king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt. These are that Moses and Aaron. Yan yung background nila. Okay. Ngayon, gumagawa ngayon ng Panginoon ng background mo. Nagsisimula ngayon ng Panginoon sa iyo. Paano ka gagamitin ng Panginoon? Ikaw ay niligtas? What's next? Ikaw ay tinuturuan ngayon? What's next? Ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Okay? Dahil ang Panginoon ay kaya ang lahat. Kaya kang i-redeem, kaya kang lahat. Ang dami nun eh. I will. Ang dami niyang kayang gawin para sa iyo. Ngayon, panahon mo para magtiwala sa Kanya. Okay? Nandang. And it came to pass on the day when the Lord spake unto Moses in the land of Egypt, that the Lord spake unto Moses, saying, I am the Lord. Speak thou unto Pharaoh, king of Egypt, all that I say unto thee. Lahat ng sinabi ko sa iyo, sabihin mo kay Pharaoh. Anong sagot ni Moses? And Moses said before the Lord, behold, I am of uncircumcised lips. Yung dinescribe niya si Pharaoh, dinidescribe niya ngayon sa sarili niya. And how shall Pharaoh hearken unto me? Kanina dinescribe niya si Pharaoh, hindi maniniwala sa akin yun, uncircumcised lips yun eh. No? Gumagawa pa siya ng scapegoat para hindi siya mautusan na gawin yung kalooban ng Panginoon. Okay? Pero dito, how shall Pharaoh hearken unto me? Wala pa rin siyang tiwala sa Diyos. Pero eventually, makikita natin yan sa mga susunod mga chapters, paano ipapakita ng Diyos yung kanyang mga sinabi. Gusto niyo ba yun? Papakita ng Diyos, kung anong sinabi ng Diyos, gagawin niya. Sa harapan ni Moses at si Moses at si Aaron ang gagamitin niya para yan ay i-convey kay Pharaoh. Para yan ay sabihin at gawin kay Pharaoh. Gusto niyo ba nun? Gagamitin kayo ng Panginoon. Okay? Minsan tayo, mahina ang loob. Pero palalakasin ng Panginoon ang loob natin. Saan? Paanong paraan? Sa kanyang mga salita. Kilalanin natin ng Diyos kung ano ang kanyang mga gagawin. Okay? Mabilis na ako. Ilang minuto na ako. Tapos na tayo. Verse 39. Maintindihan niyo ba kung sino ang Diyos? And ano ang kaya niyang gawin? Sana na sa maliit na ilang minuto lang yun. 38. I am the Lord, I will. Ganun kayang gawin ng Panginoon. Okay? Sana magtiwala tayo sa Panginoon. Kahit maliit pa lang kayo, bata man upang tanggapin kawal o mga bayo man, bida sa barilan at sa eroplano ay sumakay, ako'y kawal din ng Diyos. We are elevated. Tayo ay pinopromote ng Panginoon. Tayo ay anak niya, tayo ay tao niya, at tayo ay sundalo niya. Okay? Gagamitin tayo ng Panginoon. Hinahanda tayo pa konti-konti ng Panginoon kung kayo ay magtatapat sa Kanya. Or kayo ay talunan na. Okay? Paano maging sundalo? Paano maging sundalo? Gusto ko po magsundalo. Sundalo ka na. Go! Ganun ba? Ganun ba? Iti-training ka muna ng Panginoon.
Hindi yung papa sa baking na agad doon. O rapi, sandalo ka na, taba! Hindi alam ni rapi, ano gagawin sa dito? Gusto mo, hindi ganun. Ang Panginoon, iti-training ka ng Panginoon. Paano ka tinitraining ng Panginoon? Sa ganito paraan. Basahin mo yung salita niya, manalangin ka o kausapin niyo siya. Tulad ni Moses. Si Moses hindi siya huminto sa pagkausap sa Diyos. Mahina ang loob niya, pero pinapalakas ng Panginoon ang loob niya. Kasi kinakausap niya ang Diyos. Okay? Kita niyo doon? Kausap niya palagi ang Diyos. Hindi siya kakausap kung kanino man. Kung kakausap siya ng bote. No, may problema ka pa, inaman tayo. Okay, yan ang mga, ano, mga tao ngayon eh. Kausap, bote. Gusto nyo ba yung kausap nyo, bote? Ah, kampay! Kausap ng bote. Meron tayo hindi. Pag may problema kasi nung dapat mong kausapin, ang Panginoon. Kasi ang Panginoon ay makapangyarihan. Kaya niya i-discuss pa kung ano mang problema. Okay? I-suko mo lahat yan sa Panginoon. Okay? May balak ang Panginoon sa iyo. Tandaan niyo yan. Bakit kayo nandito, may balak ang Panginoon sa iyo. May hinahanda ang Panginoon sa iyo. Depende na lang yung kung kayo ay susunod. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat kung muli sa pagpapaalala mo. Ganun din, Panginoon, sa buhay ni Moses at ni Aaron, Panginoon. Sila ay binigyan mo, Panginoon, ng task. At pinakilala niyo, Panginoon, kung sino kayo, Panginoon, sa kanila. Ganun din, Panginoon, nakita namin kung ano ang mga tulong na binigay niyo sa kanila upang magawa nila, Panginoon, yung mga task mo. Minsan, madalas, Panginoon, patawarin niyo kami na kami hindi nagtitiwala sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoon, magtiwala sa inyo. Sa inyong mga salita, Panginoon, maging tapat kami, Panginoon. Salamat po muli sa oras na to, sa aming ganyan. Pinapasalamatan namin, Panginoon, yung aming pagkasaluang merienda. Ganun din, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kaya po, Panginoon, ang mag-ingat sa amin. Ganun din, Panginoon, balik muli kami, Panginoon, next week dito, Panginoon, kasama sila Pastor Ace. Mag-aral muli ng inyong salita, Panginoon. Palaguin niyo kami, Panginoon, sa inyong mga salita. Gusto namin, Panginoon, at willing kami, Panginoon, sa inyong salita. Ganun, Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng kalakasan ng Diyos na gawin, Panginoon, ng kalaban. Salamat pong muli sa oras na to, sa panahong ito, sa mga gawain, Panginoon, sa kung rest of the day, kayo po, Panginoon, maging kalakasan. In Jesus' name we pray. Amen.